Magandang araw po mga ka-farm. Andito na naman po tayo sa isang araw ng dagdag alaman in banana farming. So mga ka-farm, ngayong araw na ito ay magbibigay po tayo ng mga idea sa pagbibigay po ng solusyon doon po sa mga area na medyo mabagal ang paglaki ng saging. So upon our survey po mga ka-farm, andito na po tayo sa site natin ngayon. So nag-survey po kami, nakita natin yung mga saging po dito ay mabagal yung paglaki. So, papakita ko lang po sa inyo. Ito po, tulad nito. Ayan. So, napansin po natin na medyo hindi gaano kalakihan yung binigay niyang bunga. So, the only solution for this mga farm, nag-conduct po tayo ng sorbi. So, maganda naman po yung fertilizer na binibigay natin. So, at saka napansin po natin, sunod-sunod po yung malakas na ulan, no? Yung continuous heavy rain na nagbibigay ng sobrang amount ng tubig dito sa farm. So nagkakaroon ng tinatawag na yung swampy, no? Swamping area. So ang ugat po ng saging mga kapam, nangangailangan po ng sapat na oxygen para na sa ganun po ay patuloy ang pag-develop ng nutritions na kinakain ng ating mga ugat patungo po sa bunga ng saging. So, ang solusyon po natin dito mga kaparm, gagawa po tayo ng mga maliliit na kanal na sa ganun po, yung dumating yung malakas na ulan, mayroon po tayong drainage patungo doon sa isa pang malaking kanal. So, papakita ko lang po dito mga kaparm. Ito po yung area natin ngayon. So, ang sukat mo nito is 5 meters hanggang sa kabila. Ayan. Yan, kabilaan 5 meters po yung layo niyan. So, ito po yung naging problema natin. Ito, kikita nyo po, no? After 3 days, andyan pa yung mabasa-basang lupa. So, sobra po yung amount dito ng tubig. So, ang kinakailangan ng ugat natin dito sa mga saging na farm is sapat lang po na tubig para na sa ganun mabigyan pa sila ng oxygen para po sa magandang daloy ng nutrition patungo dun sa bunga para magbigay sa atin ng malalaking bunga. So the only solution for this kind of problem po is gagawa po tayo ng maliit na kanal, no? Para sa ganun, pag umulan ay diretso po dun sa maliit na kanal patungo sa malaking kanal. So this solution is a practice ng mga small growers po tsaka mga progressive company. So balik po tayo dito mga ka-farm. So mga ka-farm, nakita na po natin kung ano po yung naging ugat ng problema dito. Medyo maliit yung bigay na bunga tsaka hindi mabilis yung pag-develop. So nangangahulugan po mga ka-farm na nagka-problema po tayo doon sa ugat. So which is nasa lupa po ang problema kasi po sobrang amount ng water ang nandito sa lupa. Due to heavy rains, lalo-lalo na po at saka ngayon, araw-araw yung mga pag-ulan. So magbibigay tayo ng solusyon. Gagawa po tayo ng mga kanal na maliliit. So ang tinatawag po natin kanal niyan is bukete. Yan po yung tawag natin dyan. So dito po, gagawin natin slanting mga ka-farm. Ayan. Magsisimula tayo dito. So lalagay lang tayo ng stick, no? Kailangan dalawang stick. So dito po, yan. Tapos, slanting lang po para medyo wala tayong matamaan na puno ng saging. Kasi sayang naman po pag tinamaan natin. Dito, ang kabila. 5 meters po yung layo niyan. Huh? Ito po yung palatandaan mga kapamo. Ito po yung palatandaan na sobra po yung amount ng tubig. Ayan, medyo may putik, no? 3 days na po nakalipas. Andito pa yung yung tubig, yung lupa, ayan, basa ang basa pa. So hindi po kailangan ng masyadong maraming tubig ang ugat ng saging kasi po nagkakaproblema yung pagdaloy ng nutrisyon at nagko-cause po yan mga ka-farm ng pagkalanta ng ugat at saka pagkasira nito. So we need to provide or make a small one na drainage para na sa ganun po, hindi po pondo yung mga
tubig dito. Gagawa po tayo ng bukiti or yung maliit na kanal. So ang kakailangan lang natin mga kaparm is yung ano, nilagay ko na stick tsaka ito pala, no? Yan. Kailangan din tayo ng lubid para po nang sa ganun hindi yun dito. Tatali natin dito para tuwid yung gagawin natin kanal tsaka wala tayong tatamaang saging. Yan. Simple na po. Ito po yung solusyon natin kasi po napansin natin na maliliit yung binibigay na bunga. So maganda naman po yung binibigay natin na fertilizer. So dito tayo po-focus po sa ugat. Kung bakit po ganito pa rin yung production niya. So ang naging problema is sobrang amount ng tubig dito sa lupa kaya hindi po dumadaloy na maayos yung mga nutrisyon at saka po nawawala po yung oxygen na kinakailangan ng mga ugat. So dito po. Magtabilaan po yan. Yan. Para hindi kayo sumala. Ayan, mga kaparm. Simple-simple na po. Effective po ito. Ayan. Balik po tayo dito mga kaparm. Yung pala po na gagamitin natin is sukat po ng 35 cm. Ayan. So isang ano lang po. Isang pala lang po dapat kailangan nito. Para po nang sa ganun ay magkakaroon tayo ng sapat na kanal. So dito po magkabilaan, ito po, malaking kanal. Nang sa ganun ay pag nag-umulan, diretso na po yung tubig dito, no? So wala na pong mapupondong tubig dito sa gitna ng mga saging. So balik po tayo dito mga kaparm. So natapos na po natin yung isang bukiti o yung maliit na kanal dito po sa loob mismo ng area. Kasi po ito po naging problema kung bakit po medyo maliliit at saka mahina yung production dito kasi napipigilan po yung oxygen. Wala po masyadong oxygen na nahihigop yung mga ugat natin eh. Ugat ng saging. So we need to make a substitute o yung extension pa na kanal. Para po pag-drain sa mga excess water na nagdudulot ng pagkalanta at pagkasira ng ugat na pumipigil sa paglaki ng bunga. So ito po yung bukiti natin mga farm. Ayan. So kahit kanyang kalaki na po, okay na po yan. As long as ma-drain po yung mga excess water na nandito para po nang sa ganun bumoylo yung mga ugat at saka rapid growth ng prutas. No? Mabilis yung paglaki ng prutas. So sa ganitong paraan po, we need to survey again sa mga area natin para po makita natin yung mga problema. So yung mga fertilizer na binibigay po natin sapat naman po. So we need to look out, no? Kung ano pala talaga yung problema. So nakita natin yung swampy area. So ito. Ito na yung solusyon, no? Gumawa tayo ng kanal na maliit, yung tawag dito bukiti. Na pag sa ganon, makahinga yung mga ugat at saka makapagbigay siya ng malaking bunga. So sa lahat po na mga sumusubaybay sa mga video natin, maraming salamat po. Sana po ay may mga bago kayong natutunan
sa pagpapalago ng ating farm. Lalong-lalo na po doon po sa mga nagsisimula pa lamang. Sana po ay may natutunan kayong bago, no, sa pagpalago ng ating farm. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please po, don't forget to hit the bell button and subscribe. Maraming salamat po.